Tatay ka na ba? Tatay ka na? Happy Father's Day sa'yo, ha? At, ito sa'yo. Thank you po. Ha? Umiari ng legs. Bakit? Estudyante lang din namin dati yan sa big bike. Ah, talaga, sino? Si Sir Raul Manalo. Mabait ba yun? Mabait yun? Ah, yeah, talaga? Umiari nito. Oo, mabait yun? Hindi suplado? Hindi suplado? Mabait po si John. Ah, mabait pala si Raul. Bago ang lahat, Happy Father's Day today. It's a Sunday. Yanas, hindi ko na nalinisan tong motor ko. Ako lang mag-isa, misis ko wala pa. Mamayang gabi pa daw siya darating. So, I think magdi-dinner na ako outside. Most probably magdi-dinner ako sa Blake's. To my very favorite place in town. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Today I'm not a father though. I'm just a father of the 5 beautiful furry babies. Karon pala ako ng anak. Mas hindi lang siya nabuhay. After that, hindi na magkaanak yung misis ko. So, ako rin, hindi na rin. Kaya never na ako magkaroon ng baby, which is okay lang. Alinis muna tayo ng motor bago tayo mag-dinner. Tapos, ayun nga. Wala akong mapagmanahan sa aking mga kayamanan, mga parents. Ano bang kayamanan ko? Wala rin. Wala pala akong pa. Kaya wala na. Useless na mag-adapt. Nandun ako sa stage na ano, na inaccept ko na tong fate ko na to. So, I don't worry that much anymore. Nalulungkot lang ako kasi ako lang mag-isa sa bahay, wala yung misis ko. Consultant kasi yung misis ko sa isang resort. So, nandun siya sa resort ngayon. Nagmamanage siya ng isang resort sa may Cavinti. Marami nga akong mga chances na binibigay sa akin yung mga bata. I mean, yung galing pang hospital, kapapanganak lang ng nanay, tapos binibigay sa akin. Dalawang beses ko nang tinanggihan, actually. Alright. Kain na tayo sa Blake's. For sure sa Shell na tayo magpa-park kasi walang parking doon. Tsaka mas convenient sa Shell mag-park. Kung gusto niyo kumain ng masarap na pagkain, doon kayo sa Blake's talaga. Hindi dahil sa kaibigan namin yung may-ari. Pero masarap siya talaga. Tsaka ang daming servings. Yung pang isang for single lang, parang pwede pang double eh. Sinadya daw nila yan para mabubusog daw talaga ang tao para pag kumain dun. Never ko naubos sa isang kainan lang yung spaghetti nila kasi good for two talaga siya. Kahit sabihin natin good for one. Uy! Huwag ganun! Parang umuulan ah. Yan o, oh, puno ang Blake's o. Oh. Expect, ay po, sa iyo rin puno nga. Feeling ko mo, hindi tayo makakain mga parts. Parang magkala kahit na siguro magano ako mag marikina, hindi rin ako makakain. Oh, sad life. Hirap kasi magpa-reserve dyan eh. Mukhang wala ang pag-aasa to kasi grabe yung waiting period. Ayun o, walang pag-aasa to mga parts, sobrang puno niya sa loob. Walang pag-aasa to, so try natin marikina. Marami namang ways eh.
Hindi pa naman ako gutom. Okay pa naman ako. Past few weeks ago, na-hold up yung tao namin sa ano, gateway. Grabe. Inig nang inig siya eh. Dalawang cellphone ang kinuha, tapos 3-5. Ay, yung tao ko, mga pars, ano yun? Deaf. So, expect na pag mga ganun tao, kinakabahan yun eh. Nanginginig siya talaga, sa takot. Tapos concerned pa siya masyado kasi nga, nawala yung kanyang pinakamamahal na cellphone, iPhone. Yung basic na iPhone, iPhone 12. Nakarecover siya, bago lang. Na-stress siya talaga, na ano siya, na-depressed. Sa gateway yun, ha? Gateway siya na ninakawan, ano, na-hold up. Tapos the other day, bumili siya ng bagong iPhone. Lang niya. Yung tao ko, nakakapag-iPhone. Ako, hindi man lang ako makabili ng iPhone ko. Ang bihira buhay. Napaka-pulubi ko talaga. Ang bihira yan. Nagdagan ko pa yung pera niya ng 15,000 kasi kulang yung pera niya. Lang niya. Pero binayaran niya kasi may pera naman yun. Bawas sweldo. Yun yung ano ko, ginagawa kong anak-anakan ngayon kasi yung deaf kong tao ko, yung artisan ko, mga parts. Galing Bicol yun eh, si Jomar. Problema sa kanya, no read, no write kasi. So pinaaral pa namin siya ng sign language. Ha? Pinaaral kasi yung sign language siya, napaka-basic lang eh. Nag-aaral siya ng sign language, ako hindi. Kaya lagi kami hindi magkaintindihan. Tapos ayun, mukhang uulan yata. So, nakakabasa siya. Marunong siya magbasa. Pero hindi niya alam kung ano yung binabasa niya. Yun ang problema sa kanya. So, kaya nabudol siya at the same time, ninakawan. Siya nakatira sa amin ngayon eh. So, siya yung ginagawa naming lalay. Siya taga-Tahiko. Yan, yung asawa, yung girlfriend niya na medyo may ano din, may kapansanan din yata yun. Deaf din siya. Pero grabe, possessive masyado. Sa kanya. Masyadong possessive. Sinasabihan na nga namin, hulay mo kaya yan, sakit sa ulo yan. Ayaw eh. Na in love mga parts. Bad. Love siya. Tapos nung ano, February, yung kaibigan ko, nagkita pa kami nung February, nag-reunion kami dun sa ano, sa grupo namin. Namatay siya nung March. Nagulat kami lahat. Na-depress uli ako. Ako na-depress, medyo na-depress ako dun. Kasi parang ayaw ko siyang mamatay eh. Kasi mabait kasi siya. Matigas lang talaga ang ulo. Hindi siya nagpapa-check up eh. Siya yung typical na tao na pag nagpapa-check up, tapos pag wala pa yung doktor, lumalayas yun. Kaya yun ang napala niya. Na deads. Namatay siya. So binisita ko siya sa hospital 2 beses. So after 2 days, nawala na siya. Nakakalungkot lang talaga. Pag mga, hindi kami close noon ha. We're not even close. Pero lagi kami nag-uusap. Close kami sa grupo. Okay. Pero hindi yung typical na close na, as in close na good friends. Hindi. Hindi namin matanggap na namatay siya. Kasi nga mabait yung tao eh. Nakakaya weird doon mga parts. Namatay siya sa dahil sa cancer. Noong February, tinabihan ko na siya eh. And to think, noong February, ang pinag-uusapan namin kasi namatay din yung isang kaibigan namin sa grupo. Pinag-uusapan namin about yung mga sakit-sakit namin. Tapos yun nga, sinabi ko, ano ba yung sakit mo? Sabi ko sa kanya, Richard, ba't namayat ka? Parang hindi ko gusto yung payat mo, Brad. Alam mo yung payat na dry?
malalaman mo pag may sakit talaga or cancer, yung sakit na yung payat na sobrang dry na walang sustansya sa katawan, parang ganun yung pagkapayat niya. Kaya ayun, worried ako masyado noong time na yun. Sinabihan ko na siya, bro, magpa-check up ka. Kaya sa sobrang lungkot ko, bumili ako ng maraming sapatos. Huwag kasi kayong mamatay, mga fans. Lalo ng mga close friends ko na hindi naman ganun ka-close. Sa isang linggo yata, ilan yung nabili kong sapatos? 5. 3 Jordan, 2 ano, Nike Terminator. Suit ko ngayon, kulay dilaw. So try natin dito sa Blake's sa kabila. Kung wala pa rin, sa Baguio na tayo na Blake's. Baguio talaga. Dito sa Marikina, bawal ang tambucho dito na maingay. Uhulihin ka ng buhay. Kulang maisa. Punong-puno, chip. Walang aircon. Okay lang. Pwede na ako dun sa walang aircon. Ah, bakit ayaw nilang ano, mupo dyan? Arte naman nila. Alam mo yung nakalinis lang ng motor mo, nagpa-car wash ka, tapos inulan ka. Very good. Papalitan ko tong motor ko. Papalitan ko siya ng classic na bike. Yung yung classic na gustong gusto ko. Yung classic na Kawasaki. Ah, mahirap pag malaki yung motor, ano? Ay, mas maganda pag malaki yung motor, sir. Sige. Bakit? Sa akin na mas maganda kasi pag malaki yung motor, sir, eh. Bakit? Dati rin ako nakatry ng mga big bike to, tuturo kami sa mga straight edition na KTM. Oh, talaga? Ride Academy po. Dati rin ako. Talaga? Tatay ka na ba? Tatay ka na? Happy Father's Day sa'yo, ha? Sa'yo din po. Ito, sa'yo. Thank you po. Ha? Bumiyari ng legs. Bakit? Diganti lang din namin dati yan sa big bike. Ah, talaga, sino? Si Sir Raul Manalo. Mabait ba yun? Mabait yun? Sir? Ah, talaga? Oo, mabait yun? Hindi suplado? Ah, mabait para si Raul. Raul Manalo. Pilido pa lang, brad, nanalo na. Oh, mukhang mabait. Pangalan pa lang, mabait na, no? Ano pangalan mo? Jolan po. Sige, Jolan. Thank you. Ayan, Raul, mabait ka daw. Walang halong chemical yun, brad. Ayan. Estudyante ka daw niya sa driving school. Bait mo talaga, Raul. Sana dumami ka. Shout out. Sarap talaga kumain sa restaurant mo, bray. Sobrang sarap. Actually, mabilis naman yung turnover. Pag may natapos na, umaalis naman din kaagad yung mga client, yung mga customers. So, medyo okay rin. Hindi naman ako umabot ng mga 30 minutes siguro, okay na yon. Sobrang the best. Basta ang Blake's Tang talaga ang maasahan, ang the best restaurant
dito sa Metro Manila, nasa tingin ko na affordable at may pa-bring home pa. Hindi ko na uubos talaga yan, sobrang dami ang servings. Hindi ko na pinicturan kasi alam kong kasi na nagugutom na ako bigla. In fact, hindi ko nga naubos yung kanin nila. Sasabi ko lang sa kanin na kinain ko kanina, medyo sticky lang siya man. Hindi naman masyado, pero sakto lang. So, kalahating kanin lang yung kinain ko. Tapos, isang meat. So, yung meat nila, tatlo yun na nakapatong. Tapos, yung on top, yung sa top lang yung kinain ko, maliit lang. Yun ang kinain ko. Tapos, busog na ako. Tapos, masarap din yung yung iced tea. Ah, yes. The best. Pag ako gusto ko ng comfort food, punta lang ako sa Blake's talaga, na malapit lang sa amin eh. Sa Project 4 lang ako. Yan lang sa Katipunan yun eh. Yung first na pinuntahan natin kanina, yun. Ayun. Nag-tip na lang ako ng 50 pesos dun sa taga-Bantay. Mabait naman. Kahit paano. Sabi niya, mabait ka daw, Raul. Nagkukunwari lang, hindi kita kilala. doon mo makikita pag totoo yung sinasabi ng mga tao eh. No? Pero huwag ka masyado magpakabait, bro, ha? Mga kaibigan ko, masyadong mabait, kinukuha ni Lord. Huwag ganun, brad. Alright, hanggang dito na lang mga parts. Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers. Gusto ko lang talaga i-celebrate sarili ko. Kasi nabuboard na ako sa bahay, to be honest. Gusto kong lumayo, pero nabuboard din akong sumakay ng motor. By the way, kung nakikita nyo, naka-black yung aking visor, no? Maliwanag siya sa gabi. Wala akong problema. So, ayun. Para lang siyang tint ng kotse ko. Ganito yung tint ng kotse ko. Madilim talaga eh. Kaya sanayin na lang. Ano lang to? Kwentuhan lang to for the Father's Day. Always remember, ride safe, stay safe, and God bless. Bye! Bye!